Kasi save ko lang, nag-aral ako ng Bible School. Na-save ako May 14, 1986. Nabaptize ako June 1, 1986. June 12, nag-aral ako ng Bible School. Wala pa akong 2 months na save. Nasa Bible School na ako. Pagdating ko ron, sabi ko, eto yung lugar ng mga anghel. Eto yung lugar ng mga taong mababait. Dito makikita ko kung ano mga dapat kong ugaliin, kung ano mga dapat kong gawin. Ito ang huhubog sa akin para ko maging isang mas malalim panamana ng palataya. Excited ako. Nagdala ko ng unan, nagdala ko ng kumot, nagdala ko ng hanger, nagdala ko ng toothpaste, nagdala ko ng toothbrush, nagdala pa ako ng aso na yung ano, yung staff toy para meron akong display doon sa aking lamesa. Aral kami, excited ako. Martes, yes. Miyerkules, yes. Huwebes, yes. Biyernes, uwi kami. Pagdating ko ng Monday, wala ang aking kumot. Wala ang aking unan, kulang-kulang ang hanger, wala ang aking toothpaste, yung aso ko nawawala. Hinanap ko nandun sa kwarto ng ibang tao at pagkatapos inikot ko yung buong dorm, nakita ko yung unan ko ipinantuyo ng umapaw na inodoro. At eto ang sumunod na eksena. Sinong loko-loko? Yung kumuha ng unan ko at pinantuyo rito, sino? Lumabas ka rito! Magpakita, magpakalalaki ka! Wawasakin ko mukha mo! Wawasakin kita! Labas! Ayun ang eksena. Nasa Bible School ako. Bakit? Akala ko, mga anghel ang tao, puro demonyo pala. Mga magnanakaw! Akong ganun. Ba't talagang galit na galit ako? Eh kasi yun na yung second phase. Doon na susubukan kung ang pananampalataya mo tunay. Doon na sasabihin ng Diablo, ah, gusto mo lumaban sa akin? Tignan ko kung uubra ka. At doon nakikilos ang Diyos para patibayin ang iyong pananampalataya. Kaya pag may nagsabi sa'yo, maging Kristiyano ka lang, lahat magiging okay, galing sa impyerno yung turong yun.